Pero syempre mga mamsi, sa mga nanonood natin ngayon, lalo na sa mga Vilmanians, kilalang kilala ka bilang Lucky din. Yes. Wow. Pero alam nyo, pagkasabi mo talaga na sobrang bait ni Kuya Luis sa lahat ng mga friend na makikita mo sa kanya. Totoo. Ang tanong, kamusta ka naman bilang anak kay Sir Edo Manzano at kay Mamshi Vilma Santos? Siguro sila ang dapat sumagot kung paano ako bilang isang anak. Pero para sa akin, alam ko sa nangyayari sa schedule ko, darating yung point na alam ko I could still be a better son. Yung alam ko pa rin na kung mas may oras pa akong maibibigay sa kanila. Kasi nangyayari, halos weekend ko lang sila nakikita. Pero syempre, as much as possible, gusto ko ang dami naming nagagawa ni Daddy at ni Mommy. Pero at the same time, na-thankful ako na naiintindihan nila yung industriya. Pero alam ko rin na mas kailangan ko pa mag-effort. At never sa akin naging problema na anak ako ni Edu at ni Vilma. Kasi iniisip na ibang tao na naging pressure sa akin yan. Pero for the whole time, para sa akin, to be called their son, I wouldn't mind sharing that shadow my whole life. Para sa akin, it's one of the biggest compliments na maibibigay sa akin. Yes. And I think nagre-reflect yung sa kanya kasi because Kuya Luis is a happy person. Makikita mo talaga sa kanya. Sabi na sa'yo mag-English. Hindi, Kuya Luis, meron ka bang naalala na napalo ka ni Mamshi Vilma mo or ni Popshi? Kung hindi ako nagkakamali, one time lang ako napalo ni Mommy. Napalo niya ako ng gold bar. Sa bahay kasi nagpigalaro namin. Kung hindi diamante, gold bar. Grabe! Nagkalat yan sa bahay. Misan tapilok ako, gold bar yan. Ganun kaya sa bahay. Hindi na ako maniwala. Naalala ko, di ko, kunento sa akin ni Mommy, may mga bisita siya sa bahay. So ako, hinawakan ko yung laruan ko. Sabi niya, hi Lucky, ganyan yan. Binato ko sa mga bisita. So pagbato, sabi niya, anak, don't do it again. So inabot sa akin yung toy. Tumingin ako, binato ko ulit. Sabi niya, anak, last warning, huwag mong ibabato sa mga bisita. Pagbigay sa akin, pabato pa lang ako, nakita na yung mata ko na may plano akong hindi maganda. Yung pagkabato ko, tumakbo kagad ako sa ilalim ng mesa, tumatawa. So pagkabato ko, alam niya kagad na sutil ako, kinuha yung paa ko, huwapak! First and last yon. First and last. Last week lang yun eh. Ano yung sabihin nun, kaya first and last, kasi hindi ka na rin umulit kumulit or tumigas ulo. Siguro yung aspetong yun, nakuha ko naman kaagad na ayaw ni Mommy na gawin ko yun. Pero syempre, dadaan pa rin naman tayo sa face. Correct. Sa iba't ibang mga taon na medyo nagiging matigas ang ulo natin. No? Hindi tayo... Pero sa kanilang dalawa ni Popshi Edu at saka ni Mamshi Vilma, sino ang pinaka-strict? Mas strict si Daddy. Dati pa ako ino-offera ng showbiz. Kung hindi ako nagkakamali, baka naalala niyo to. Naalala niyo yung movie ng Ninja Kids? Yes! Kasama dapat ako doon. Ay. Pero nagkataon na si Mother, nung time na yon gusto niya akong kunin. Si Mommy medyo okay lang. Oo. Pero si Daddy mas nagsabi na school muna. Kaya late ako pumasok ng showbiz. Pero nagustuhan mo ba ang showbusiness? The beauty of showbusiness? Kasi syempre, nandun ka lagi eh. Na-observe ko siya. Syempre, dahil yun ang kinalakihan kong environment. Nagtataka ako palagi, bakit ganun yung... I call it the magic of influence na binigay sa mga magulang ko. Bakit ganun yung mga tao? Yung sobrang isang tingin lang ni Mommy o ni Daddy, ngingiti sila ng sobra-sobra. Hanggang sa finally, nakita ko na bakit, nung na-understand ko bakit, doon ko na-realize na, okay, it's a form of service din to other people. So doon ko mas minahal pa ang industriya. Pero noon, hands-on ba sila na iahatid ka sa school? May ganun sila. May ganun naman si Mommy at Daddy. Pero mas hands-on sila pag may mga... Kasi naghiwalay sila noong mga 4 years old ako. So mas pag may anything ako sa school, kunwari, kahit nung medyo at tumanda na basketball, yung awards, ganyan, they would always be there. Siguro the best part about Mommy and Daddy is naghiwalay man sila bilang mag-asawa, hindi sila naghiwalay bilang magulang sa akin. Oy, ang ganda nun. Important. Naghiwalay man sila, naintindihan ko na hindi naman kailangan na buo ang love story yung dalawa para maging mabuting magulang sa akin. Hi mga Momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the i button.